isa sa mga hamon na kinakaharap ng vaccination program contra COVID-19 ang vaccine hesitancy o takot na magpabakuna ng ilang individual. Nakakadagdag pa rito ang mga tinatawag na anti-vaxxers o yung mga vocal contra bakuna sa social media. Para bigyan tayo ng mga paglilinaw, makakapanayam natin ngayon sina UP College of Medicine Dean Dr. Charlotte Chong at Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi. Magandang umaga po sa inyong dalawa, ma. Good umaga. Good umaga sa inyong lahat. Morning. Morning po. Kay Dr. Charlotte po muna tayo. Isa po sa mga sinasabi ng mga nagdadalawang isip pa rin magpabakuna contra COVID-19 ay duda sila kung ligtas ba ang mga COVID-19 vaccine. At ano po masasabi niyo dito, Dr. Chong? Napakaligtas po ng mga bakuna against COVID-19. Yun nga pong aking sariling nanay ay pinabakunahan ko and she's 94 years old. Mm-hmm. Eh, yung iba po ay natatakot doon sa mga sinasabi na mga side effects. Eh, ano ho ba yung mensahe niyo doon sa mga yan ho ang iniisip, Dr. Chong? Yung po mga sinasabing side effects, ito po yung reaksyon doon sa bakuna. Tulad ng medyo masakit kung saan binakunahan, mm-hmm. nagkakaroon ng konting sakit ng ulo, medyo konting lagnat. Kasama po yun sa natural na reaksyon ng ating katawan pag tayo binabakunahan. Hindi po talaga yung side effect, mm-hmm. kundi yun ay reaction lamang sa bakuna. Mm-hmm. At yun naman po, hindi tatagal sa 2 araw. Karamihan po, isang araw lamang. Mm-hmm. So, hindi tayo dapat natatakot doon. Opo. Kay Dr. Legazpi naman. Dr. Legazpi, may mga individual naman po na naghihintay raw muna ng mas gusto nilang brand ng bakuna. Eh, pare-pareho lang po ba yung proteksyon na maibibigay ng iba't ibang brand ng COVID-19 vaccine, Dr. Legazpi? Sa mga lumalabas na eksperyensya namin sa PJ, si pare-pareho lang. Ang aming katunayan dyan, ang mga na-admit na mga nabakunahan na mga pasyente, eh walang isang bakuna na nangingibabaw, no? Mm-hmm. Whether Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Sinovac, pare-pareho lang ang dami ng mga pasyenteng na-admit kung sila'y magkakaroon ng COVID ulit, no? Pero pare-pareho ang epekto nila. Mm-hmm. Konti ang lumalala sa severe o critical. No? So yun, I think yun ang importanteng malaman dyan. Mm-hmm. Dr. Legazpi, ano yung masasabi niyo sa pagbabakuna sa mga bata kontra COVID-19? Kasi may mga sinasabi na kailangan na hurugain para sa protection din ng mga bata. I think kung ayun yung susundan na nangyayari sa buong mundo, no? Pagkatapos mabakunahan ang karamihan ng adults, lalo na yung mga population na at risk o yung mga vulnerable, tsaka po natin pupuntahan ng mga bata. Totoo pong pinapakita na maaaring na kakailanganin mabakunahan ng mga bata, pero hindi pa sa atin, sa ating sitwasyon ngayon, hindi pa sa ngayon. Ang mas kailangan natin mabakunahan ng mas marami ng mga adult population na at risk or yung mga talagang makikinabang sa pagbabakuna dahil mas madalas silang lumalabas sa bahay at nakikihalo sa iba. Opo. Hingan ko lang po kayo ng mensahe si Dr. Chong at saka si Dr. Legazpi. Mensahe po ninyo sa mga anti-vaxxer na nagsasabi na delikado ang bakuna. Marami na raw kasing natatakot dahil sa mga sinasabi nga nila, yung mga nakikita ho nila sa mga social media. Mensahe po ninyo Dr. Chong at Dr. Legazpi. Kung maaari lang po ay huwag na pala ganapin ang ganitong misinformasyon sa ating publiko. Dahil malaki na po ang problema natin sa COVID, huwag na po nating dagdagan pa. Ang masasabi ko lang po ay hindi po totoo na ang bakuna ay mas delikado pa kaysa sa COVID-19. Mm-hmm. Ang COVID-19 po ay nakumamatay, pero kung kayo mababakunahan, maiiwasan po natin na kayo ay magkaroon ng severe or critical COVID na mga kailangan po na kayo ay tutubuhin pa sa mga ospital pag kayo dinala doon. Apo, Dr. Legazpi? Tama po yun. Agree po ako na mas nakamamatay ang COVID-19 kaysa sa bakuna. No? Bilang director ng malaking ospital, kitang-kita po namin yan na nangyayari. At ang datos naman po yun, pinapakita na ang chance magkaroon ng masamang epekto ang bakuna, eh kasing laki ng chance ang matamaan ng sasakyan sa kalye. Kung inyong iahambing. Ano? So, ako po bilang nagpabakuna ng mahigit 7,000 tao, napatunayan po namin na walang namatay ni isa, walang na-hospital ni isa. So, napaka-safe po ng ating mga bakuna talaga ngayon.
Okay, maraming salamat po UP College of Medicine Dean Dr. Charlotte Chong at PGH Director Dr. Gerardo Legazpi. Magandang umaga po sa inyo at mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.